20. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Stories that been told, they never seem to be taas ng araw. Napakasakit sa balat yung init ng araw, mga kamaster. So, nag-stop over ako dun sa kanto. At saka uminom ako ng tubig, mga kamaster. Gabing init kasi, mga kamaster eh. Sakit sa balat. So, siguro mas mabuti bibigyan ko kayo, mga kamaster, ng tips kung paano maiwasan yung heat stroke. Total, nandito na rin tayo. Ipa-vlog ko na rin na kung paano maiwasan yung heat stroke. So, para lang sa akin to, mga kamaster, hindi ako expert magbigay ng tips or hindi ako eksperto sa pibibigay ng tips. Ito ay karanasan ko lang, mga kamaster. Ito ay para sa akin lang. Sa experience ko lang ito, mga kamaster. So, siguro bibigyan ko kayo ng siguro mga 5 tips kung paano maiwasan yung heat stroke, mga kamaster. So, tip number 1, mga kamaster, iwasan yung pumunta sa gasoline station. Yun, may heat stroke kayo sa mahalang presyo ng gasolina. Hindi, joke lang, mga kamaster, ha? joke lang. So, ito seryoso na, mga kamaster. So, tip number 1 siguro sa akin, para sa akin, mga kamaster, syempre, number 1 para sa akin, uminom kayo ng maraming tubig, di ba? Diba? Marami na tayo, alam nyo naman yan, kailangan natin uminom ng maraming tubig para maiwasan natin yung dehydration at saka maiwasan natin yung heat stroke. Diba? Napakainit kasi, mga kamaster. So, yun ang tip number 1 natin, mga kamaster. So, tip number 2 siguro para sa akin, mga kamaster, magsuot tayo ng damit na presko, yung naaayon sa mainit na panahon, mga kamaster. Ma-presko yung feeling natin, mga kamaster, diba? So, kaysa naman magsuot tayo ng jacket, napakainit na nga, susuot ka pa ng jacket, diba? Tip number 3 siguro para sa akin, mga kamaster, umiwas tayo sa soft drinks. Yun, lalo na mabatindi yung init at iinom ka pa ng soft drinks. Yun, isa sa mga dahilan kung bakit tayo na heat stroke is yung pag-inom natin ng soft drinks at saka matatamis na pagkain. Huwag tayong kumain ng matatamis para maiwas tayo ng heat stroke. Kasi yung matamis, mga kamaster, para sa kaalaman nyo lang, ay yung sugar ay nagdudulot yan ng kawalan natin ng fluid sa katawan. So, iwasan natin yung mga matatamis at saka soft drinks. Ha? Diba? So, tip number 4 siguro para sa akin, mga kamaster, is kung may nararamdaman ka na sa katawan mo at hindi na masyado maganda yung pakiramdam mo, huwag ka na lang tumuloy, huwag ka na lang mabiyahe. O nasa biyahe ka na, pumunta ka muna sa isang malilim na lugar na presko at dun magpahinga ka muna, mga kamaster, siguro mga 10 minutes to 15 minutes bago ka bumiyahe ulit, mga kamaster. Diba? So, tip number 5 and last para sa akin, mga kamaster, sa experience ko lang, magbaon kayo ng white flour. So, yung white flour parang ammonia yon. Aywan ko kung tawag sa white flour, basta ako lagi ako may baon white flour sa bag ko, sa leg bag ko. Meron talaga akong baon na white flour para anytime na sumama yung pakiramdam ko, sisingot lang ako ng white flour. At kung ano pa diyang ibang bagay or katulad ng white flour na pwedeng singutin, wag lang utot. What? Bro, what are you talking about, man? Joke lang, ha? White flower, sumingot kayo ng white flower kung medyo masama ng pakiramdam nyo kasi naranasan ko na may stroke, mga master, once. At hindi talaga maganda yung pakiramdam mo pag na-stroke ka. Parang inahapo ka, napakainit ng katawan mo, parang sumisikip yung dibdib mo. Kaya ngayon, aware na ako na baka may stroke tayo ulit. Kaya yun, mga bagay na ginagawa ko kapag mainit na yung panahon, tulad ng damit ko, napaka-presko ng damit ko, naka-dry fit tayo, tapos naka-sando tayo sa loob dyan, mga kamaster. Hindi ako sumusuot ng cotton kasi yung cotton is isa sa mga dahilan kung bakit na mainit yung pakiramdam natin. So, okay. So, yun ang, mga kamaster, siguro yung topic natin ngayon. Para naman maging informative yung vlog natin, hindi tayo puro travel, hindi tayo puro vlog or motovlog.
bigay tayo ng konting tips para sa inyo mga kamaser. Okay? So yun lang para sa akin mga kamaser, yung limang tips kung paano natin maiwasan yung heat stroke, di ba? So okay mga kamaser, sana may natutunan kayo sa tip natin ngayon at sa vlog natin ngayon mga kamaser. So don't forget mga kamaser, i-follow yun yung page natin, yung Master Beam page ko, para dumami tayong mga kamaster doon. So okay, this is once again Master Vin, and don't forget mga kamaster, ride safe and chill mga kamaster. So kita-kits tayo sa next vlog. Bye.